So yo, what's up mga kamaster? Welcome back muli dito sa aking channel. Halos 3 linggo rin tayo hindi nakapag-upload. Ngayon, ang i-upload ko, tuturuan ko naman kayong gumawa ng temporary plate using cutout at printed. Pati yung mga software na gagamitin ko like Corel, Photoshop, pati yung mga template, lahat ng yan nasa description link. Bibigay ko sa inyo for free. So, tara na po. At kung bago ka lang sa channel ko, hit mo lang yung like, subscribe, and push the notification bell para laging akong updated sa ating mga tutorial at videos. Tara na! Yo, what's up mga kamaster? Para sa una natin gagawin is cut out. O-open natin si Corel. Lahat ng template na gagamitin ko dito sa Corel at saka sa Photoshop mamaya para sa printed, ibibigay ko po sa inyo yung download link sa ilalim ng description ng video na ito. So nag-open na po ang ating template. Nandito na rin yung template na ating ikakat. Lahat po ito ay editable. Pipress nyo lang po yung F8. Then download na rin kayo ng FE font sa thefonts.com. FE po kasi ginagamit ko usually dito sa mga number, kahit sa mga car plate. Kung nakikita nyo po itong mga box na ito, naglalagay po talaga ako ng box para mas madali po siyang i-weed. Para pag winid siya, hindi po sama-sama lahat. So yan po, iseselect po natin lahat yan. So since na nakapatayo po ang media na ating sinalang sa platter, dito po sa plugins, ang gagawin po natin is mirror, then rotate. So nakaganyan po siya. Then, pipindutin na po natin yung send para masend siya sa platter natin. Ang gagawin kasi natin dito is from cutting to making. So habang nagka-cut siya, ipiprepare ko muna yung ating mga gagamitin. Thank you.
So yun, natapos na ang ating cutting. Then, puproceed naman tayo sa paglalapat nitong sticker na ito papunta sa acrylic. So yun, nandito na tayo sa ating table. Ang gagawin, ang ginawa ko is nilatag ko muna dito yung mga ano, mga materials na kailangan natin para sa paggawa ng cutout na temporary plate. Siyempre, unang-una dyan, etong sticker na ating kinat sa ating platter. Pangalawa, etong transfer tape. Ang transfer tape ko po is Badun brand. Then, etong backing natin, car sticker. Siyempre, yung ating paglalagyan, which is the acrylic. Ang sukat po nito ay 4.25 by 9 inches. Puro ganitong saktong sukat lang ang kinukuha ko. Kaya lahat ng template ko, ganitong sakto ang sukat. Kailangan natin ng ruler. Siyempre, ang cutter blade. Etong hobby knife. Weeding tool. Squeegee. Etong basahan. Cutting mat. Etong ating solution. Ang nakalagay dito is ano, konting amount ng dishwashing liquid at tubig. Tapos ang ating blower. So mag-start na tayo. Mag-weed muna tayo. So, itatabi muna natin itong mga to. Then kakat natin yung sobra sa i-weed nating sticker. Tapos, ang unang natin tatanggalin dito, ang una ko tinatanggal dito, is yung mga nasa loob ng mga letter. Katulad ng sa ID, meron siyang nasa loob na letter. Kung nagtataka kayo kung bakit ako meron ditong ganito, eto kasing ituturo ko para sa mga basic, sa mga gustong magsimula. Kung nakita nyo yung box na ginawa ko kanina sa Corel, eto siya. Yan. Para pagka-winid mo, imbis na sama-sama silang lahat, paunti-unti. Kasi minsan, pagkasama-sama, nagpapatong yung dalawang letra, minsan naiiwan dito. Kaya ginawa ko, naglalagay ako ng mga box. Pero kung wala kayong ganito, pwede naman ito eh. Yung iba nga, cutter lang ang ginagamit. Yung dulo lang na to, pang weed. Tatanggalin na natin yung mga sobra. Kung mapapansin nyo, yung sa bandang ilalim, hindi ko muna siya tinanggal. Kasi ito yung ano, yung mga part na pwedeng tumabingi yung letter. Kaya mamaya natin to i-weed pag nakakabit na. So, ito na itsura niya. Yan. Sakto lang siya para dito.
Kasi itong mga sticker natin, baka madisgrasya pa ang ating ginagawa. Aalisin na muna natin dito. Tatapon natin sa basurahan. Tapos ito, didikit natin siya sa transfer tape. Ganito ako maglagay ng transfer tape sa cutout na sticker para siyang manual na naglalapat ng photo top. Tapos, gagawin ko, ilalapat ko na siya sa buong part ng ating cutout. Then, etong acrylic plate, tatanggalin natin itong backing. May backing siya, kaliwat kanan, kabilaan. Isa muna ang ating tatanggalin. Isang part lang muna ang tatanggal natin. Either dito sa harap o kaya dito sa likod. Dito tayo maglalagay sa likod kasi nakamirror ang ating cutout. So yun, tanggal na siya. Tapos dito naman, ang ginagawa ko kasi dito, hindi ko na siya binabasa. So alang-alang dito sa tutorial na to para sa mga bago. Ganito yung ginagawa ko dati nung una. So iaangat ko siya. Magkakasama. Then, pag angat ko, babasahin ko siya ng konti. Para pag nilapat ko dito, kung tabingi man, may gagalaw natin. Yun po ang purpose nito. Tsaka para maipantay nyo yung design sa acrylic. Konti pa. Di pa ako satisfied sa gitna. So yan. Pag nailapat nyo na siya, gagamitin nyo na si squeegee. Ang hagod nito sa gitna, alalayan nyo, kanan, gitna, kaliwa. Yan. Yan. Tapos pupunasan natin ngayon itong simat. Pati ito. Para yung mga excess na tubig, lumabas siya. Hagurin nyo na maigi. So since na wet application ang ginamit natin, kailangan natin siya ngayon patuyuin. Gagamit tayo ng blower. Yung blower ko is 300 watts lang. Mahina lang ito. Tapos sa alalayan natin si acrylic, magbe-bend kasi yan kapag hindi natin nilalayan.
pansin nyo, hindi ko nilalapit ng maigi kasi baka masunog yung ano, masunog natin yung plate, tumabingi. Ginagawa lang natin to kasi pag pinapainita natin tong si Badon, kung saan siya buibitaw dun sa sticker. So yan. So since basa-basa pa siya, patutuyuin na natin. Saka diinan nyo yung mga side kung lapat. Kahit sa printed hanggang dito lang ang ginagawa ko, hindi ko siya sinasagad. So yan, medyo tuyo na siya. Punasan na natin. Kaya hinuli ko ito, itong part na to, tsaka ito. Kasi ito yung part na maliliit masyado yung text. May tendency maghiwa-hiwalay siya kapag yun ang una nating winin. So, ang tatanggalin natin ngayon is yung mga sobrang ano na. Yan. Para wala siyang galaw. Then, ganun din yung kabila. Mas madali kasing i-weed yung mga maliliit kapag ka nakadikit na. Base sa aking experience. So, yan. Tapos, ang gagawin natin dito ngayon is lalagyan na natin siya ng backing. So, pupunasan muna natin siya para malinis. Ang paglalapat ng backing ko, parang naglalapat lang ako ng phototop. Yung mga alikabok, kailangan matanggal natin dito sa pagkakabitan. Kasi makikita yan sa loob. So yan, pinulit ko muna. Tik natin yung mga himulmol. Alisin natin. Tapos kung okay na, tikitan nyo tong dulo. Sa dulo kayo lagi magsisimula. Sa inyo, kung gusto nyo dito, nasa inyo, kung saan kayo magsisimula. Basta ito, kailangan lapat. Ang gagawin natin, squeegee ulit. Yan, ididikit muna natin siya. Yung konting part. Yan. Tsaka hahagurin natin dahan-dahan habang binablower natin para lapat na lapat. Habang tinutulak natin ng squeegee,
yung ating backing o yung pinaka base natin, which is the car sticker, binablower natin para siya lapat na lapat na. Tapos dito, gagawin natin yung mga sobrang part. Using cutter, kakatirin natin. Tapos, itong butas na to, ang gagamitin natin is itong hobby knife. Nakapaharap dapat. Susundan lang natin yung linya. Para pantay siya pagka tinanggal natin. Then, tusukin nyo lang. Ganyan lang siya kadaling matanggal. Tapos, ganun din dito sa kabila. Ganun din. Tapos, pag natapos na yan, tatanggalin na natin itong pinaka-cover niya. Pero may sobra pa rin mga sticker, tatanggalin natin. Ito naman ay kahit ulanin arawin, mabasa kahit ano. Hindi naman to yung masisira kaagad. Siyempre wag lang mababali. Ang pangit ng tingnan kasi pag nabali. Ito, binabakbak na natin. So, kung mapapansin nyo, eh parang bubble siya. Pero pag itong plaka na to na ikabit na sa motor, at naarawan, nawawala na po yan. Tumalapat na po yan ng gusto. So, ito na po yung ating cut-out na plaka. I mean, cut-out na sticker sa plaka na temporary. So, lilipat na po ulit tayo sa ating computer at papakita ko naman sa inyo kung paano gawin ng temporary plate na printed. So yon, nakabalik na ulit tayo dito sa ating mahiwagang desktop. O-open naman natin ngayon is si Photoshop para sa printed na temporary plate. Yung template po netong nasa Photoshop, nasa download link po dyan sa my description. Pati itong Photoshop, pamigay na rin po natin yung link na itong ginagamit natin Photoshop na Photoshop 2020. So yan, ito na po ang ating template ng customized na MC plate at saka yung plain na printed po. Yan. Ito po ay may mga folder. Katulad nito, custom MC plate. Ibig sabihin po ng custom MC plate, pwede nyo pong baguhin yung kulay, baguhin yung background. Lalagay po kayo ng kung ano-ano. Yan, katulad niya, may background. Ito naman pong ano, plain MC, is yung talagang plain lang siya. Printed, parang sa ginawa nating cutout.
Ito naman, printed naman to para sa mga walang cutter platter. So yun, ang gagawin natin, magko-customize tayo ng plaka, kaya lang hindi siya plate number. Ang gagawin kasi natin dito, ang ilalagay natin is yung logo. So i-hide muna natin itong mga to. Ayan, pangalan, region, registered. Yan. A-hide muna natin yan. Kaya para mas madali, ang gagawin ko kasi is i-insert ko lang naman yung image eh. Eto na lang. Dito na lang ako mag-hide. Para yung image nakapasok siya dun sa loob nito. Yan. So kukunin natin image. Place embedded lang ginagawa ko kapag ka gusto kong ano kumuha ng design galing sa desktop papunta dito. Hindi ko na kailangang i-open tapos i-drag. Diretso na po siya. N-Works. Shoutout nga pala sa N-Works. So, ang kukunin natin ngayon is yung logo niya. Pero, kasama yung background. So, ang gagawin ko, is-open ko na lang pala. Para yung background makuha natin. Background lang kasi kailangan ko dito. So yan, yung brick wall lang kukunin natin. Yan, may nag-appear na registered. Tapos itong brick wall. I-insert ko lang siya dyan. Insert ko lang siya sa shape. Iaando ko po ulit ha. Ang pag-i-insert po sa shape, kailangan yung image, kung nakikita nyo itong dalawa, ito yung shape, ito yung image. Ra-right click nyo ngayon yung image. Kailangan selected siya. Then, create clipping mask. So, papasok na siya dun sa nasa ilalim. Pero gusto ko nandito lang sa may kabila. So, ililipat ngayon natin siya. So, nandun lang siya sa may kabila. Tapos dito, white na lang. Yan. Hanggang dito lang kasi dito sa may edges na to, yung ating ipiprint. Kasi etong white na to, car sticker na lang gagamitin natin para mas matibay ang kapit. Then, punta tayo sa embedded ulit. Dahil nakuha na natin to, ang kakailanganan lang natin is yung mismo logo. So, double click natin, insert. Tapos, a-adjust natin ngayon. So, yan. Ganyan na siya. Etong puti na to, i-hide ko na lang kasi eto lang naman ang aking ipiprint. So, sa-save ko muna siya. N-Works. PNG ang ginagawa ko para wala siyang background. So yan na, nakasave na siya. Gagawa ko ng panibagong document. Nakasize ng A4.
Tapos, punta ko sa file, place embedded. Hahanapin ko yung sinave ko na yon. So, nasaan ba siya? Ito siya, nworks. Tapos, nakita nyo, nakaganyan. Gagawin natin is, right click, rotate clockwise, tapos dito sa taas, gagawin natin 100%. Then, ito, kailangan naka-mirror. So, para hindi na tayo magpapalit-palit ng naka-mirror, ang gagawin natin is, control T, then flip horizontal. Yan. Lipat nyo kung saan nyo gusto. Basta ang cut nyan, dito lang sa may block na yan. Lalagyan kasi natin yan ng phototop. Ito yung mga, ano, mga ginagawa ko dati nung, ano, simula akong nagagawa nitong plaka. Para sa mga basic na nagsisimula, ito yung technique na ginagawa ko. So, ipiprint natin siya. Kung nakikita nyo, ito yung aking printer, which is pigment na L120. Tapos, ang ink ko dyan is Fuji. Ito ang gagamitin nating phototop mamaya. LNB para manifest. Tapos, itong cup na transparent, dito tayo magpiprint. Kasi hindi pa dumarating yung isang order. Then, check muna natin. Kasi minsan, pag nagprint ka sa cup, ano, bitak-bitak. Ang problema nun, hindi sa ink, sa media nyo mismo. Kasi minsan na-expose ito bago pa ipadala sa atin. Ako kasi more on, ano ko eh, online. Kaya namimili ko sa Shopee. So yan, lalagay muna natin. Then, check natin yung print setting. Epson mat, high. Then, naka-upang high speed para hindi stress ang ating machine. Tapos, sa susunod nating mga tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung ICC profile ng Adobe RGB, which is yung ginagamit natin ngayon para kung ano nakikita natin sa monitor na kulay, yun ang lalabas sa ating printout dito sa pigment. So, eto, okay na ang setting. Piprint na natin. Proceed. Tapos na lang siyang mag-print. Ito na yung ating gagawin plaka. So, basa-basa pa siya.
secure muna natin siya dito sa ating table. So lilipat tayo. So ito na yung ating na print. I-cure muna natin siya. Ang pag-cure ko dito, magamit ako ng blower. Kasi pag hindi ako gumamit ng blower, mamaya pa tayo matatapos nito. Malalaman nyo naman itong tuyo na kapag hinawakan nyo at hindi na siya parang malagkit pag madulas na siya hawakan. Pag mga hot air blower ang gamit nyo, wag na wag nyong ididikit doon sa media yung blower. Nyo na at madulas na siya, pwede na natin siyang lagyan ng phototop. Ang gagawin natin paglalagay dito ng phototop is mano-mano na lang para dun sa mga walang laminator. So ikakat lang natin siya dun sa portion na sakto para sa kanya. Para hindi sayang yung phototapis at saka hindi sayang yung kabilang side ng quap. Kakatin natin siya pareho. Ito, pwede pa siyang gamitin sa susunod. Sa mga keychain. Yung mga mini motorcycle plate. Tapos ito ang ating ipopototop ng manual. Ganito ginagawa ko dati nung wala pa akong laminator. Manual. Meron naman akong video dyan sa channel ko na procedure kung paano mag-phototop. So para sa mga walang laminating machine, nahihirapang mag-phototop. Ganito po sekreto. Fold nyo tapos. Yan. Ipitin nyo lang. Tapos aalalayan nyo ngayon siya. Habang ito ay nakaangat. Aalalayan nyo ng tulak. Dire-diretso lang. Yan. Wala siyang bubbles. Yan. Kahit saan nating anggulong tingnan, wala talaga siyang bubbles. Tapos, gaya nyo sinasabi ko sa inyo, ikakat nyo siya dito lang sa mga edges. Ibiblip natin siya ng konti para walang nakalabas na puti. Para ang pinakaputi niya lang sa image is yung mismong backing talaga. So yun, wala siyang excess na puti. Kaya natin nilagyan ng phototop. Sabi ko nga, ang ginagawa natin ngayon para sa mga nagsisimula, para sa mga gustong gumawa ng ganito, yun ang ituturo natin. Babasain kasi natin to, kasi pag ito, hindi natin nilagyan ng phototop at pinasa natin, matatanggal yung sulat na yan. Tatanggal yung print na yan. So kunin ulit natin itong acrylic.
Tsaka ito, bye-bye na tayo dito. So, bakbakin natin itong backing. Kahit saang side kayo magsimula dito, okay lang. Tapos ito, babalatan na natin. Tatanggalin natin yung backing niya. Madikit kasi masyado itong cup eh. So yun, natanggal na natin. Ito na siya. Tapos, pag natanggal natin, spray natin ng konti. So, basa na siya. Ito ang tinatawag na wet application. Pinaka-basic. Kasi ako, sa tagal ko na rin gumagawa ito, hindi na ako naglalagay ng tubig eh. Para lang maipakita ko sa inyo yung ginagawa ko dati. Matututunan nyo rin yun pag marami na kayo nagawang ganito. So yun, paglapat nya gaya kanina, swipe ulit ng gitna, kanan, gitna, kaliwa. Tapos punasan natin yung mga sobrang basa. Ito na siya. Kaya siya may sobra, yun yung pakakapitan natin dito sa pinakabaking niya. Patuyin lang natin sa saglit gamit ang blower. Sa mga mini acrylic keychain naman, halos ganito lang din ang process niya. Hindi lang din sinasagad. Kapakapain nyo kung tuyo na siya. Tapos itong ating backing, babawasan natin ng konti. Ayon lang dun sa sukat na paglalagyan natin. Kasi ito magagamit pa ito pang cut out, lalo na kung ikaw ay may mat. Pwede siya sa mga ano, alcohol dispenser na mga maliliit. Yan. So imbis na itapon natin yun, mapapakinabangan pa natin yun. Dito, ganun din gagawin natin. Hindi natin siya papasukin sa laminator. Mano-mano pa rin. Kasi hindi naman lahat ng nagsimula sa ganito meron na kaagad laminator. Doon muna tayo sa mga basic. Ganun din. Lalapat muna natin. Kung wala kayong blower, pwede nyo siyang patuyuin ng overnight o kaya ibilad nyo sa araw. Pagka sa araw naman, minuto lang naman at mainit ang araw. Masyadong mabibend ang sticker. So yun. Tapos ganun. Habang tinutol ako, binablower ko.
para lapat na lapat. Etong blower na to, 200 plus lang yata ito sa Shopee. Pero in fairness, maganda siyang gamitin. So, tatanggalin natin ngayon yung sobrang sticker. Ganito may mga sobra pa. Ang ginagawa ko, kinakapa ko. Pagka may sobra, kinakat ko. Para malinis siya. Ganun din. Tapos saka natin ngayon tatanggalin tong so eto na po siya ang ating finished product. So shoutout nga pala sa N-Works dyan sa Muntinlupa kasama ng South Zone at saka ng ano, Muntinlu Parts. Yun ang mga client natin sa Muntinlupa. So kung nagustuhan nyo ang ating video, please like, share and subscribe na po para lagi kayong updated sa mga ilalabas nating mga bagong tutorial. Ang ating ginawa, ito yung cut out, ito yung printed. So all in all, quality, okay naman siya.